that time will believe na magkakaroon ng kagutom sa mundo. For an earth like ours with vast resources, a planet that can feed 15 billion people at a time, walang magugutom. Would you believe that? Dapat ang mundo mapapakain niya ang kanyang populasyong 15 billion na walang magugutom. Ayon sa pag-aaral ng Dalubasa. Eh bakit ngayon, si 6 billion pa lang ang tao sa mundo, marami na nagugutom. Ah, may sagot dyan yung mga scientists. Ang sagot nila, the earth has enough for man's needs, but not for man's greed. Kaya may nagugutom ngayon, masyado tayong matatakaw. Ang katunayang matatakaw tayo, naglalakihan na nga ang mga tiyan ng lalaki, hindi naman babae. Yung babae kasi, pag lumaki tiyan, okay lang. Diba? May daladalang baby. Ang lalaki naman, wala naman daladalang baby, tae naman ang laman. Siguro sobra dahil ng kinakain. Kasi, according to a recent health book that I have read, alam nyo ba, para huwag kang tumaba, para huwag kang lumaki dyan, para huwag kang maging obese, meron palang batas yan. You must eat. Ang food that you are going to take into your body must be as big only as your wrist, your palm. Yan. Ganyan lang dapat mong kainin. Hindi ka tataba. Eh kung kumain tayo, dalawang order na two-piece chicken joy, tapos may hamburger pa, tapos meron pang salad, tapos may ice cream pa. Kaya nga tumataba tayo eh. Kung ngayon, bakit ang tao'y nagugutom sa mundo? Dapat sana walang gutom eh. Walang gutom. 15 billion ang kayang pakainin ng mundo normally na walang magugutom. Pero 6 billion pa lang nagugutom ng tao because we are very greedy. Ang totoo, yung mayayaman, nabubulok nga yung kanilang mga apple at saka mga grapes sa rep. Yung mahirap, di nila mabigyan. Kapitbahay lang nila yun. Kapitbahay lang. Mataas yung bako. Doon sa may likod ng bako nila, may squatter doon. Yung kanilang mga Doberman, yung mga aso nila, kung kumain nyo, kilo-kilong beef, tsaka mga karne. Pero yung kapitbahay nila, kahit isang pirasong beef, di nila mabigyan eh. Ganun na tayo kasama. Sasabihin nyo, bah, masama ba yun? Hindi ko bigyan kapitbahay ko. Bakit? Dapat ko ba ikang intindihin ng mundo? Obligasyon ng tao yon na yung nearest neighbor mo, love thy neighbor as thyself. Like ours, yung kapitbahay natin, wala na tayong pakialam. Kahit maligas yan eh, wala na tayong pakialam eh. Tapos we speak of love, especially yesterday. Naku, puro love na lang. I wish you love. I wish you the best of everything because I love you. Yan eh, kahapon, usong-uso yung kahapon eh. Yeah? Pero lipas na ngayon yan. Ano ba ngayon? 15? Di ba 14 kahapon? Araw ng pagmamahal daw. I wish you health and more than wealth. I wish you love. I wish you shelter from the storm. A cozy fire to keep you warm. I wish you health and more than wealth. I wish you love. Ayan. Yan, puro love, sinasabi natin, ano? Pero, simply loving our neighbors, yung nandun sa tabing bakod natin, hindi naman natin pinapakialaman yun. Pag hindi totoo sinasabi ko, tutul kayo. Wala naman tayong pakialam. Yung ka-classmate mo, walang baon, ano pakialam mo? Magdusa ka. Wala kang baon eh. Tutuksuhin pa nga eh. Sarap nito oh. Magdusa ka. Ganyan. Ganyan ho tayong tao. Ganyan tayo kasama ngayon. Because, in the standards of the scriptures, although you do not feel guilt within you, ang tawag sa iyo ng Diyos, masamang tao. Because you have lost your concern for your fellow men. Ganun ho na tayo kasama ngayon. Kaya ang pag-uusapan natin, Biblia, yung tunay na pag-ibig, wala na ho ngayon meron nun eh. Bihira na lang. Bihira na lang.
nawala na yun. Ang totoo nga, sabi ko nga ngayon eh, common sense is not very common now eh. Diba? That thing that we say or we call common sense is not very common now. Wala na rin tayong common sense na yun, maraming tao. Forgive me for saying this, ano? Marami na ngayon, hindi na gumagamit ng common sense ang tao. Bakit? Eh, biro mo yung drugs. Alam mo naman, pag nag-drugs ka, masisira na ang buhay mo. Eh, ba't nagda-drugs ka pa? Ha? Eh, yun lang ano ko eh. Sabi ko dun sa mga anak ko, sa mga pamangkin ko, sa mga apo ko. I refrain from taking anything that is with sugar in it. Ayoko. Galit ako sa sugar. I have known the sufferings of diabetics because my mother is a diabetic. She's now 87 years old with 7 years old of a diabetic life. 7 taon na siyang may diabetes. I have known the malady of diabetes. Kaya sabi ko, nag-research ako sa sugar. Masama pala talaga yung sugar. Ano? Pero we are being encouraged to eat sugar, to drink soft drinks, chocolate. Actually, we cannot drink chocolate without sugar. Pero tanong nyo sa mga professors nyo in science, sugar has nothing good in it, only the taste. Pero ang nandyan, lason. It's a compound, it's a chemical compound, it is addictive. Yan sugar. Pero ang symbol ng love is sugar. Di ba? Sugar in the morning, sugar in the evening, sugar at supper time. Be my little sugar and love me all the time. Alam niyo ba 'yan? Hindi pa kayo tao kasi nung mauso 'yun. Ngayon, yung simbolo mismo ng pag-ibig mali eh. Sugar, sweet. Hindi komo sweet, mabuti. There are things that are bitter but very good for the body. There are bitter things in life that is very beneficial to the body. But sweet is not beneficial at all. I will believe you, if that sweetness is coming from something that is natural, pwede pa. Pero pagka sweetness of sugar or sucrose, masama po yun sa katawan. Ngayon, bakit ako ba't ko dinidiscuss itong bagay na ito? Kasi, sa pag-aaral ko ng iba't ibang bagay sa mundo, I have known that the Bible is an authority of life. Sa science, sa health, nandito lahat eh. Kaya, walang masama kung dito natin kukunin yung talagang kahulugan ng pag-ibig. Umpisahan ho natin. The first 1.5 hours that have passed is just an introduction of our topic. Pero palagay ko naman, doon sa introduction na yun, may napulot na kayo, no? Lalo na yung kanta ko. Learning to love yourself is the greatest love of all. Yun ang sabi nung kanta. Galit doon si Andres Bonifacio. Dahil sabi ni Andres, aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, kundi ang pag-ibig sa tinubuang lupa. Magkakontra sila. Kaya hindi authority. Dahil kung yung parehong totoo, it must not contradict with the other. Kung totoong ang tamang pag-ibig at ang tunay na pinakadakilang pag-ibig ay pagmamahal sa lupang tinubuan, hindi dapat kontrahin naman ang isa pang pagmamahal yon. Nang pagmamahal daw sa sarili is the greatest love of all. Ngayon, para wag tayo maligaw, let us turn the pages of our Bible. Ano ba ang tunay na kahulugan ng pag-ibig? What is love after all? In the biblical definition of it. Kasi, maliligaw kasi iba-ibang mga definition eh. Love is a many splendor thing. It's the April rose that only grows in the early spring.
Love is nature's way of giving a reason to be living, a golden crown that makes a man a king. Lost on a high and windy hill, in the morning mist, two lovers kissed, and the world stood still. Bagay, tama yun eh. When two lovers kiss, the world will stand still. And your fingers touch my silent heart and taught it how to sing. Yes, true love, a many splendor thing. Ayun, di ba? Ang daing definition ng love doon sa kanta na yun eh. Pero, let us set aside those definitions. That love is blind. Sometimes it's true that love is blind also. Biro mo, makapag-asawa ng pagkaganda-ganda yung pagkapangit-pangit. Pwede ba that love is blind talaga? Pero sa Biblia, ito po ang definition ng love. And as I read the verses, please assess yourselves. If you have this kind of values in you, then rate yourself if you have the true love that is being taught us by our Creator. And the meaning of love is 13:4 of the book of 1 Corinthians. Pakinggan niyo. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Ayun. Ang pag-ibig, ang wika, ay mapagpahinuhod. Ano ba sa English yung mapagpahinuhod? Charity suffereth long. Ayon. Suffereth long? Opo. Mapagpahinuhod. Ang pag-ibig pala, ano siya, he is, someone who has love has is ready to suffer long. Kaya halimbawa, nakapag-asawa ka ng may underarm alarm. Ano? Hindi naman pwede pag natuklasan mo may underarm alarm, tapon mo na sa basura, no? Remember your vow to love and to cherish in sickness and in health, for richer, for poorer, until death do you part. Until death, ha? Pero mo sa harap ng altar. Oh. Diba sa harap ng altar kayo nagsumpa, ang kaharap si Santa Maria ron? Iginagalang mo. Pakatapos pagtalikod mo kay Santa Maria, binugbog mo na yung asawa mo. Hiwalay na tayo. Ah, you do not have the real meaning of love in you. Because love is ready to suffer for long. Ang pag-ibig, mapagpahinuhod. Meaning, kahit na yung asawa mo ay mayroong underarm alarm, o kaya may bad breath. Bawa, nakikising kayo, naamoy mo. Na-turn off ka, no? Eh, hindi ka nakikibo. Mahal mo kasi siya. Ha? Mahal mo siya. Sa susunod, expected mo na yan. The next time around, makakaamoy ka na naman uli ng ganon. Ayan. Sa susunod, payag ka na naman uling ganon. Because love suffereth long. Ang pag-ibig, mapagpahinuhod. That is a true measure of love. If you can bear, ha? The underarm alarm and the bad breath. Kasi hindi naman alam nung nagnonobyo pa kayo, hindi naman niya sasabihin meron siyang had-had eh, di ba? O kaya meron siyang itinatagong buni. Eh kung talagang mahal mo, kahit makita mo na yung buni niya, o eh, mahal mo siya. You can suffer with him. Di ba? Yun ang isang hulang ibig. Ano pa? Tuloy natin. Ang pag-ibig ay magandang loob. Oh, ang pag-ibig pala magandang loob. Alam nyo, walang pinakamasama sa tao kundi loob eh. Ewan ko kung maniwala kayo. Walang pinakamasama sa tao kundi loob. Walang pinakamarumi kundi loob. Bakit? Naku yun. Yan labas, nalilinis yan eh. Ang loob, kahit marumi, hindi pwedeng hindi linisin. Dali naman nakikita yun eh. Ha? Kaya eh tao, masamang loob sa kapwa. Nag-iisip ng masama sa tatay niya, nag-iisip ng masama sa nanay niya, nag-iisip ng masama sa kapatid niya, may masamang loob siya sa kaklase niya o sa teacher niya, may masamang loob siya. Pero, ang may pag-ibig, magandang loob. Therefore,
Love is powerful enough para alisin lahat ng marumi sa loob. Marumi kasi rin eh. Pakinggan nyo ang testimony ng Diyos. 17:9 of the book of Jeremiah. Pakinggan nyo ang nakasulat. Ang puso ay magdaraya nang higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Ayun. Ang puso ang wika'y mas masama, magdaraya kaysa lahat ng bagay. Kaya lahat ng masama naka-imbak dyan eh, nakatago. Hindi naman papakita sa iyong tao yan. Sasabi sa'yo, pagdating mong higiti ang kay, sabi nga ang balagtas, pagka ang salubong sa'yo eh, ano na nga yun? Ngingiting masayang muka, bepakitang giliw, eh, mag-iingat ka't kaaway na lihim. Thank you very much, ma'am. Tamo, kasi magkaklase kami ni ma'am nung araw eh. Magkasintanda kami. Ngayon, ano ibig ko sabihin, mga kapatid? Ganon, ang pag-ibig is powerful enough. The true love that is being taught to us by the Bible is powerful enough para alisin lahat ng masama sa puso ng isang tao. Ang pag-ibig, magandang loob. Ano ba ibig sabihin ng magandang loob? Halimbawa, maganda kang loob, nagmagandang loob ka, nagluto ka ng tinola, yung kapitbahay mo, bibigyan mo ng isang tasang tinola, pipiliin mo yung atay, yung hita, o kaya yung balumbalunan, yung magagandang party ng manok, yun na ibibigay. Umari, tikman mo itong niluto ko. Nagmagandang loob ka nun. Pero alam mo, ang pinili mo, yung Adidas, yung batok, at saka yung buto, saka ang binigay, baka ibalibag pa sa'yo yun eh, di ba? Ayun, liig. Ayun, hindi magandang loob yun. Ang magandang loob, kung magbigay, eh, magandang loob siya. Mabuti siyang kalooban sa pagbibigay. Iyon ang pag-ibig. Unang-una, ang pag-ibig can suffer long. Ang pag-ibig, magandang loob. Ano pa, kapatid na rin? Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig hindi nananaghili. Para sa hindi marunong ng Tagalog, yung nananaghili, naiinggit yun. Ah, naiinggit. Kasi ngayon, hindi na yata masyadong marunong ng Tagalog ang Pilipino eh. Pag magpapaalam na, maraming salamat sa inyong pagtiwala. Mali eh. Dapat pagtitiwala, yun ang talagang grammatical Tagalog. Weh, pagtiwala. Tapos yun naman, makikita mo mga reporter, narito kami ngayon at narito, nakikita namin ang kaganapan ngayon. Mali ka ako. Yung sabi ko kay Daniel, broadcaster din kasi yung pamangking ko. Huwag mong gagamitin yung ginagamit ng isang ibang broadcaster. Katangahan yun eh. Bakit? Ang kaganapan dito, hindi kaganapan. Ang salitang kaganapan, ano? Yung pagiging ganap ng isang bagay, it's perfection, it's a completeness. Yun ang yung ginagamit yung salitang kaganapan. Eh, ano ba, reporter ka. Ah, ang mga pangyayari dito ngayon, yun, pangyayari, hindi kaganapan. Eh, ginagamit kaganapan eh. Sa pagluto, ang gagamitin, hindi pagluto, pagluluto. Oh. Sa pagsisilbi ng pagkain, sa pagsilbi ng pagkain. Kaya alam nyo siguro, dapat ang buong Pilipinas makinig sa akin eh. Para matuto ng Tagalog. Diba? Yung iba, nagdal-dal-dal-dal-dal. They're not very careful about the words that they are using in their discourse. Ang natatawid tuloy sa mga bata, mali. Mali. Yung pagtiwala, hindi pagtiwala, pagtitiwala. Pagluluto, pagsisilbi, paghahain. Ayan. Yan ang mga Tagalog. Na talagang Tagalog kahit tignan nyo sa inyong mga grammar. At pagka mayroon ngayon na magsusulat ng libro at ganun ang gagawin, eh lalabanan ko yun. Ayoko lang ganun eh. Ang natututunan tuloy ng kabataan, mali. Biro mo, Pilipino, di marunong lang mag-Tagalog ng tamang Tagalog. Mali. Mali. Pilipinong-Pilipino ka. Ewan ko lang. Baka sabihin na lang, masyado naman akong meticuloso. Pero, alam nyo, ang pagiging meticuloso is the way to perfection. Tandaan nyo. You cannot be perfect if you are not meticulous enough in noticing small evils in life. Kasi yung maliliit na bagay na mali, yun ang lumalaki ng lumalaki. That will mislead us in this generation. Ngayon, balik tayo dun sa sinasabing pag-ibig, ano? Ang pag-ibig, mapagpahinuhod. Ang pag-ibig, magandang loob. Ang pag-ibig, hindi nananaghili. Halimbawa, magkapatid tayo in a family. Eh, naglilinis ka.
ako nakaupo. Eh, mahal mo ko bilang kapatid. Ikaw naglilinis. Hindi ka maiinggit dahil hindi ako naglilinis. Ikaw naman. Tumayo ka naman dyan. Tulungan mo naman ako dito. Para ka senyora dyan. Para ka senyor dyan. Ako pagod na pagod. Eh, kung mahal mo yung kapatid mo, hindi ka magkakaroon ng panaghili. Maaari, masama ang katawan. Hindi, maglinis ka mag-isa. Kasi pag naturuan din ang pag-ibig yung kapatid mo, hindi ka naman niya pababayaang mag-isa. Kaya yung pananaghili, masama ho sa tao yun eh. Yung nananaghili ka sa iba. Halimbawa, bumili yung kapitbahay mo ng stereo. Ang lakas. Eh, nananaghili ka. Pag nanalo ko sa loto, bibili ko mas malakas. Mabibigay kayo. Masama yun. Wala kang pag-ibig noon pag nananaghili ka. Ang tunay na pag-ibig, hindi nananaghili. He is contented of what he have. Hindi siya nananaghili sa iba. Bawa, nanaghili ka sa mayaman, huholdapin mo. O nanaghili ka sa ibang tao na mayroon, aagawan mo. Iisnatsin mo. Ang may pag-ibig, hindi nananaghili. Contento siya doon sa nasa kanya. Pagkatapos, ano pa ang sabi? Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Oh, ang pag-ibig hindi nagmamapuri is not boastful. Eh, meron, lalo na sa mga learning institutions, ay, usong-uso yung boastfulness. Yung bampayabangan, pataasan ng ihi. Ha? Ganun eh. Lalo na pagka may mga competitions, ano? Competitions among scholars, ano? Lalo na those who are vying for the highest honor, nandun makikita mo yung boastfulness eh. Yung, ano tawag doon sa Tagalog? Kayabang. Hindi, yung binasa mo. Pagmamapuri. Pag nagmamapuri. Siya ang mabuti, siya ang tama, siya ang totoo. Yung kapwa niya mali, ganun siya. Eh, wala siyang pag-ibig noon. Tatandaan nyo, ang pag-ibig mayroon definition sa Bible. The rightful meaning of love in the Bible. Ano pa susunod? Hindi mapagpalalo. Oh, hindi mapagpalalo. Marami ngayon, palalo ang tao eh. Tanyo ngayon sa society natin. Kaya hindi magkasundo-sundo. Puro palalo ang maraming tao. Tamo ha? Ibagsak! Ibagsak ang rehimeng Marcos, US! Ibagsak! Oh, bagsak. Kala ko tutul kay Marcos eh. Bata pa kasi ko noon eh. Eh, nung mapalitan si Marcos, after 21 years, de si Cory naman, pagkaraan 2 taon, ibagsak ang rehimeng Cory US! Nung araw, ibagsak si Marcos, ngayon si Cory naman. De, nanonood lang naman ako eh. Ba? Nung mawala si Cory, nabagsak na nga. Eh, di humalili naman si Tabaco, eh si... Tabaco. Si President Ramos, ano? Makita mo na naman sa mga pader, ibagsak! Ang rehimeng Ramos, US! Ramos, tutal ng kalok, bagsak! Mira ako, puro na lang ibagsak. Eh, nabagsak naman si Ramos. Hindi na nanalo eh. Eh, akala nga nila, kasunod si Divinesi eh. Di ba, ma'am? Sabi ni Almeida, you will be the next president of the Philippines! In the name of Jesus! Sagot naman ng asawa niya, Amen! Hindi, ganun. Pagkatapos, ayun, ibagsak ang rehiming Arab US. Bagsak na naman. Sabi ko, na alam ko na ngayon. Alam ko na. Kayo alam niyo na. Pag hindi niyo alam, lalabas, bobo tayong lahat nun. Alam ko na kahit dahilan nun. Para wala na yung sigaw ng sigaw, ibagsak, ibagsak. Siya ilagay mo roon. Gusto niya siya presidente. Yun ang ibig sabihin noon. Puro mga palalo, wala silang sinasang-ayunan. Lahat ng gawin ng gobyerno, tutol sila. Walang tama para sa iba, sila lang ang tama. Yun ang tinatawag ng Bibliang mga palalo. Palalo. Pag palalo, walang pag-ibig. Bakit? Pero mo, lahat ng gawin ng kapwa mo, mali. Ikaw na lang ang tamang mag-isa. Wala nang gobyerno na hindi kayo tinutulan. Ikaw na lang ang tama. Kaya kayo mga estudyante, huwag kayong sasama rin sa mga ganun na sila lang ang tama lagi. Wala namang mabuting ginawa. Di mo, sumasakay ka sa LRT. Di ginawa ni Imelda yan eh. Di ginawa rin tama yun.
Yun ang justice. Yun ang pag-ibig. Tanggapin mo yung tama, yung mali, hindi bali, punahin mo. Pero pag may tama, tanggapin mo naman tama. O ginagamit mo ngayon CCP, ha? Yung Cultural Center of the Philippines, yung PICC. Di ba si Imelda nagpagawa nun? E ba't kung murahin nyo, ganun na lang? At tumanong naman kayo ng utang na loob. Yung LRT, ginawa rin naman yan para sa masa, di ba? Oh. Puro na lang ba ginawa ni Marcos eh? Puro na lang mali? Hindi naman eh. Ang tunay na pag-ibig is weighing. Alamin mo kung alin ang tama at mali. Tanggapin mo naman yung tama. Meron namang magandang ginawa si Ramos eh. O, di ba? Palagay mo, pangit yung tabako niya. Meron siyang magandang ginawa. Tama ba ako? Hindi, mga kapatid. O, si President Cory, kahit babae, may maganda ba siyang ginawa? Meron! Kahit galit ka kay Cory, hindi puro na lang yung galit mo, yung galit ka ang iyaano mo, palalo ka lalabas nun. Parang ikaw ang pinakamatalino, gusto mo kasi ikaw ang nandun. Kaya ito si Crispin Beltran, magpahinga kayo. Mga KMU, hindi ganyan ang dapat na pakikipagtrato sa kababayan. Wala na kayong pag-ibig. Lahat na lang sa inyo, mali. Mga KMU, mga Wala nang tama, puro na lang mali. Eh, huwag kayo sasama dyan, mga estudyante, sa mga ralista-ralista na. Do not risk your lives in the street because of these ideologies na wala nang nakikitang tama na ginawa ng kapwa. Am I right? Wala na silang nakikitang tamang ginawa ng kapwa eh. We must be considerate to others, remembering that we ourselves are not perfect. Hindi naman tayo lahat perfecto. Di ba? We are prone to commit mistakes and to forgive is divine. Di ba? To forgive the mistakes of others is divine. And to err is human. Yun ang sinasabi ng kawikaan natin. Pwede, talagang magkakamali sila, pero hindi naman puro ang nakikita mo na lang, puro mali. Mali naman yung puro na lang mali nakikita mo. Pag may pag-ibig ka, hindi ka ganon. Hindi ka palalo. Yun. Tuloy pa. Ito pa sabi. Hindi nag-uugaling mahalay. Oh, ang pag-ibig, hindi nag-uugaling mahalay. Kaya yung tunay na pag-ibig, hindi na re-rape yun. Oh, kaya lang naman ipakita ni rape dahil mahal na mahal kita. Hindi totoo yun. Manya ka siguro, kaya mo ni-rape. Kung talagang mahal mo, ako kasi, sabi ko nga sa inyo, meron kaming motong matatanda eh. It is better to have loved and lost than not to have love at all. Minsan kasi, meron din akong minahal, eh hindi ko pinag-isipan agad nung ganun. Di ba, mga kapatid? At tanong nyo, yun talagang na primera amor, na umibig talaga, hindi naman agad yun ang isip mo eh. Hindi naman yung sex agad ang isip mo eh. Secondary na lang yun. Pero ang nangunguna sa iyong halay, nahahalayin mo yung babae, propwersahin mo, tapos sasabihin mo, mahal mo siya, you are being belied by the Bible. Bakit? Sabi sa Biblia, ang pag-ibig hindi nag-uugaling mahalay. Kaya pag ang naliligaw sa inyo, walang ginawa, kundi chancing ang kayo, tigil nyo na. Yung naliligaw pala, sinachancing ang ka na, huwag ka sasagot doon. Huwag sasagutin yun. Hindi katiwa-tiwalang tao yon. Pero pag naliligaw sa inyo, iginagalang yung katawan nyo, babae kayo, ginagalang kayo, mas matimbang yon. Tandaan nyo yon. Yun is a tip from a dirty old man. Yun ang tip ko sa inyo. Pagka kayo eh, ang naliligaw sa'yo, walang ginawa kundi manyansing, hindi ka tunay na mahal niyan. Kasi yung tunay na pag-ibig as defined by the Lord ay hindi nag-uugaling mahalay. Ano pa? Tuloy natin. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Oh, tanyo. Yung may tunay na pag-ibig, hindi naghahanap ng sarili yon. Ano ibig sabihin nun? Ibig ba sabihin na wala ang sarili mo? Hindi ganon. Yung hindi naghahanap ng sarili, ganito yon. Bawa, you can do something that is good for your taste. No? Ipinagawa mo sa iba. Tapos, disgusted ka. Ano ka? Parang hindi ka contented. Ba't ganyan? Ako kung magtrabaho, hindi ganyan eh. Ang ginagawa mo, hinahanap mo na yung sarili mo sa kanya, which can never be possible. Bakit? The way you do things cannot be the way your fellow men will do it. Kasi
May iba-iba tayong kapasidad. May iba-iba tayong kaalaman. Kaya, huwag mong hahanapin yung sarili mo sa iba. Pag may pag-ibig ka, hindi mo hahanapin yung sarili mo sa iba. You will try to understand. Kasi, siguro hindi niya masyadong alam. Kaya, pwede na rin. Thank you. Pero, ginawa na ka, sisisihin mo ba? Pangit. Hinahanap mo na yung sarili mo sa iba noon. A meaning of love is, hindi ka naghahanap ng sarili sa iba. Kung ikaw ay ganon, huwag mo hanapin sa iba. Try to understand the others. Pakatapos, ano pa? Tulog. Hindi nayayamot. Hindi nayayamot. Baka may pag-ibig ka, hindi ka basta nayayamot. Patient ka, patient in understanding others. Hindi ka basta nayayamot. Ano ba yung nayayamot sa English? Is not easily provoked. He is not easily provoked. Hindi nayayamot. Hindi agad na po provoke. Yun ang may pag-ibig. E pagka you are easily provoked, means of the absence of love in you. Pero pag meron kang pag-ibig, hindi ka na agad-agad na po provoke. Tapos, ano pa? Hindi inaalumana ang masama. Ayun. Hindi niya inaalumana yung masama. Yung taong may pag-ibig sa kapwa. Kung halimbawa may masama man sa kapwa niya, hindi niya inaalumana yun. Hindi yun ang point of view niya. Alam niyo, marami sa ating tao, pag tingin natin sa kapwa, ang nakikita natin yung kapintasan. Sige. May taong duling. Duling. Pag tingin mo, ano nakikita mo agad? Di ba? Totoo, aminin mo. Pag nakakita ka ng duling, ang napapansin mo agad, duling siya. Samantalang, if we are to look to others in the eyes of Christ, let us take away our own eyes and use the eyes of Christ. Ang Diyos kung tumingin, ang nakikita niya sa tao yung maganda. Kasi, pagkapangit-pangit ng tao, may maganda yon. Tandaan niyo yun. Meron akong kilalang babae, ang pangit ng muka. Ang pangit. Ang ilong nakakalat. Kalat siya. Parang yung kamatis na, di ba may kamatis bilog, ano? May kamatis naman parang flowery. Ganun ang mukha, ang ilong niya, parang nakakalat na ganun. Hanggang dito yata yung ilong eh. Ganun. Ang pangit. Pag titingnan mo mukha niya, ang pangit. May mga tigyawat pa. Pero alam mo, takpan mo yung mukha niya ito. No? Mula leeg hanggang baba. Perfect. Napakakinis, napakaputi. At pag kumanta, nako, maniwala ka, para ka numulutang sa ulap. Napakaganda ng boses. Ganyan. Kaya ang tao, pangit-pangit man, may maganda sa kanya. Sana, pag tingin natin sa kapwa, kung may pag-ibig ka talaga, galing sa Diyos yung pag-ibig na yun, ang titignan mo, hindi yung masama, yung mabuting na sa kapwa. And you can help by cultivating that something good in your neighbor or kapwa. Kasi, yung mabuti, pagtaho yung kinukultivate mo, it grows. Ikaw pala eh, maganda pala busis mo, no? Hindi naman. Hindi, talaga maganda. Totoo siya, sabi ko sa'yo. Sige, kumanta ka. I-cultivate mo, lalakas ang loob nun. Ikaw pala, pwede ka pala social worker eh. Bakit? Pero mo, ang tapang mo pala, hinawakan mo yung tao, may sugat, malaki sugat eh. Gusto niyang makatulong. Nawakan niya, dumudugo. Mayroong iba, tatakot sa dugo siya. Hindi. Pwede ka pala kakong social worker eh. Hindi ginanong ko. Pagkaraan ng isang taon, dalawa, social worker na. Oo nga. Ito sa Miami, sa Pampanga, social worker na siya. Para ba raw natanim sa isip niya, sinabi ko, pwede sa social worker. Pumasok nga sa social, sa Department of DSWD. Social worker na siya. Alam nyo, kailangan lang sa tao encouragement eh. Para yung mabuting nasa kanya, ma-develop. Ang may pag-ibig, ang tinitignan niya sa kapwa, yung mabuti sa kapwa, hindi yung masama. Atin nyo ha. Ano pa sabi ng pag-ibig? Basta. Hindi nagagalak sa kalikuan. Ang pag-ibig pala, hindi nagagalak sa kalikuan. Hindi sila natutuwa pag mali. Halimbawa, mga sugal, drugs, hindi sila natutuwa. Pag may pag-ibig ka, hindi ka matutuwa pag mali. Tinanin niyo ako, mga kababayan. Pagka mali ang sinasabi ng mga kapwa ko, pastor, galit ako.
Sabi naman ng iba, wala na akong ginawa kundi ako matake. Sabi ni Eddie Villanueva, wala raw akong pag-ibig. Ano? Yun nga ang pag-ibig ko, no? Na pagkamali, hindi ako tuwa sa mali. Ayoko ng mali pagdating sa reliyon. Eh yun nga lang sa grammar, ayoko ng mali eh. Lalo pa sa reliyon. Oh, ikaw ba nakakita ka na ba ng nakatbalong Tagalog? May kubara? Oh, sige. Eh, pag nakakita ko rito ngayon na nakabarong Tagalog, nakakulbata, lalapitan ko, kapatid, masama yan, hindi tama yan. Barong Tagalog, gumlalagyan kulbata. Oh. Hindi masama yan dahil ma-out of place eh. Yung punahin mo yung mali, hindi masama yun. Ganun po ginagawa ko. I am a religious fiscalizer. Pagkamali at ako nagpapasalamat sa chief prosecutor ng Paranaque, ng Manila City Hall, at saka ng Makati. Kasi idinimanda po ako ni Almede. Libel ang idinimanda sa akin. Eh, awa naman ng Diyos, yung anim na demanda niya, na-dismiss na. Sabi nung fiscal sa Quezon City, si Fiscal Varias, Mr. Soriano is a religious fiscalizer. Therefore, he is protected by the mantle of privileged communication. Sabi niya. Dismiss. Kasi, hindi naman daw masama palang mag-fiscalize ka, basta may batayan ka lang. Eh, yun ang role ko in the religious world. Kasi, ayoko nung, hindi ako natutuwa pag mali eh. Pag mali, ayoko nun. Kaya sinasabi ko yon. Ako naman, sinasabi ko, kung ako naman ang mali, edi ako naman ang punahin nyo. Payag naman ako eh. Wala naman taong ano eh, agad-agad ka, perfecto ka ba agad? Di naman eh. O di, yung pag mali, sabi mo, hoy, yan tae, huwag mo dyan ilagay. Sabi naman sa akin sa TV, napaka-bulgar mong magsalita, Mr. Soriano. Bakit naman tae? Eh, masama ka sa TV yun. Ay, hindi ka ako. Paniwala akong di totoo. Siguro ako lang ang makakapagbago niyang radio code sa Philippines. Eh, pinong mo sasabihin mo, tae, ayaw nila ng tae. Eh, ano sasabihin mo, dumi. Eh, mali naman yun. Sabi ko, sa Biblia, tae. Eh, sabihin mo, dumi. Mali yun. Yung totoo, yung tae, dumi yun. Tama yun eh. Yung tae, dumi yun. Pero hindi lahat ng dumi, tae. Tama po ba ako o hindi? O yan ba ba? Isipin nyo ha. Sabi, ay, may dumi ka sa mukha ah. Eh, yung akong meron daho na tuyo, dumikit dun sa kanyang eyebrow. O. Ay, may dumi ka sa mukha ah. Eh, kung yun eh, tae, eh, dumita eh. May pag sinabi mo palang dumi eh. Maren eh, dumi ka sa mukha ah. Ang pangit. Tama, may dumi ka sa mukha, Mare. Hindi classified kung ano yung dumi. Pero pagka talagang tae, huwag mo sasabihin dumi. Magiging ano? You cannot interchangeably use dumi and tae. Although it is true that tae is dumi, but not all dumi is tae. Ganun ako kabulgar. Pag tae, tae talaga. Ganun. Pagka sipon, sipon talaga. Di ba? Yun ang tama para wag nangangapa ang tao sa kapwa. Ganun po ibig sabihin. Ang isang dahilan, bakit? Yung pag-ibig, ang sabi niya ay hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. O, ang pag-ibig, hindi nakikigalak kundi sa katotohanan. Ang alam niyo, pag ang isang tao, men, mas gusto niya yung totoo kaysa sa mali. Pag tama, gusto niya yon. It's a sign of love. Tama. Hindi siya, ayaw niya ng mali, gusto niya tama, parang ganito. Halimbawa, mahal kita, paiinumin ka ng lason. Magagalit ako, hindi. Mahal ka ng lason, di ba ako magagalit? Baka sampaling ko pa yung nagpapainom sa'yo ng lason eh, sa galit ko eh. Mahal kita kasi eh. Kaya pag may pag-ibig ka, hindi ka nagagalak sa kalikuan. Kundi ang galak mo'y ang katotohanan. Doon ka nagagalak. Isa yon sa mga qualities ng tunay na pag-ibig. Tapos, lahat ay binabata. Lahat ay binabata. Talagang yung pag-ibig mapagbata. Ano ba yung sabihin ng binabata, kapatid na Soren dyan, Sengde? Beareth all things. Oh, he beareth. Love beareth all things. Marunong siyang magbata, magtiis. Tapos, lahat ay pinaniniwalaan. Ayo, lahat ay pinaniniwalaan. Pagka pala may pag-ibig ka, ay ikaw eh, trustful ka,
Hindi ka yung parang laging niloloko. Ano matawag dun sa hindi walang tiwala sa kapwa? Dudahin. Yung walang tiwala sa kapwa, palaging dudas yan. Pag may pag-ibig ka, nagtitiwala ka sa iyong kapwa na mahal mo. Yung mahal mo, pinagtitiwala. Oh, baka kung saan ka na naman pupunta ngayong gabi. Hindi, dear, mag-overtime lang. Oh, overtime, overtime. Baka mamaya may kulasisi ka, ha? Oh, hindi ganon. Pag may pag-ibig ka, dear, mag-overtime ako, ha? Sige, oh, ingat ka, ha? Oh, tamo? Eh, kasi pagka sinabi mo, siguro may babae ka, no? Aga ganon. Yung asawa mo na fed up na yon, daldal ka kasing daldal. Hindi naman totoo ikang may babae ko. Lagi na lang pinagbibinta ka. Tutuhanin ko nga. Ayun. Para mo lang itinutulak yung asawa mo dahil sa kawalan mo ng pagtitiwala. Pero kung may pag-ibig ka, tiwala ka. Tingnan yung mga successful husbands and wives. Mga husband and wife team, yung successful, may tiwala sila sa isa't isa. I have known that because my father and my mother were together for the last 69 years. Bago namatay ang father ko, nag-celebrate sila ng 69th wedding anniversary. Eh, nakita ko sila how sweet they are kasi tiwala mother ko, tiwala father ko. Hindi sila, ano, hindi sila kagaya ng ibang mag-asawa, nagbabatuhan ng kawali, sandok, hindi nun. Nga, at never na nakita ko ang father ko, sinakta ng mother ko. Hindi. Minsan tumataas ang boses niya, pero para sakta niya, sabi niya kasi raw sa mother ko, pag sinaktan kita, iiwanan na kita. Sabi niya. And, naging ano siya, matagumpay po siya na hanggang sa mamatay father ko, di niya sinakta ng mother ko. Minsan nga yung mother ko pa ang nananakit sa father ko. Minsan pag naglilihi raw, kinakalmot ang father ko sa likod. Parang pusa raw siya. Pero siya, hindi siya sinakta ng father ko. Kasi yung may pag-ibig na talaga, ano yun eh? Mapagtiis yun, mapagtiwala yun. Tapos, lahat ay inaasahan. Ayun, ang may pag-ibig, meron siyang pag-asa. Hopeful siya in dealing with his fellow men. Hindi siya laging parang wala siyang tiwala. Meron siyang hope. There is hope in him. Nabawa, sabi nung kapwa niya, bayan mo, Mare, makakabayad din ako sa'yo. Baka next month. Meron siyang hope. Ayan. Ganun ang may pag-ibig. And so far, yung kabuuan na yan, ang kahulugan ng pag-ibig na sinasabi sa Biblia. The true meaning of love, please remember it, is recorded in 1 Corinthians chapter 13, verses 3 to 8. 1 Corinthians 13, 3 to 8. At yun ang pag-ibig na dapat nating mataglay sa buhay. Tandaan nyo, maraming pag-ibig. Maraming pag-ibig. Isa dyan, pag-ibig sa pera, masama yan. Pag-ibig sa kalayawan, masama rin yan. Pag-ibig na mali, masama rin yan. Yung pag-ibig na walang dangal, yung sinasabi ko sa inyo, masama yan. Ang magandang pag-ibig, yung sinabi ng Diyos, na pag-ibig with all those qualities and values in it. Yun ang dapat nating matandaan. Yun po ang tunay na pag-ibig. And I am leaving you the verses para basahin nyo sa inyong mga bahay. Tandaan nyo po, 13 verses 4, 3 to 8 of 1 Corinthians. Pansamantala po, tigil natin ito. Itanong mo kay Soriano. Ang una ko pong tanong, tatanong ko lang ho kung ano. Tatanong ko lang ho. Ang tatanong po ay ganito. Tanong ko lang po sana kung... How do you know if you're rightly dividing the word of truth or not? Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Itatanong ko lang po sana yung ano. Yung Biblia po consists of 66 books. Ano po yung ibig sabihin po ng kada books from Genesis to Revelation? Ano po yung pinaka-concept po niya at bakit po natin ito dapat paniwalaan? Unang-una, no, para maintindihan mo yung sinasabing Biblia, kapatid, ano, the word Biblia is a plural form of the Greek singular Biblios or Biblion. Ano? Ang singular kasi, Biblion or Biblios, which means a book, a scroll. Yun ang kahulugan ng Biblios, a scroll or a book. Pag pinagsama-sama mo yung maraming book, ang tawag na ron, Biblia. Biblia.
Kasi, para lang yan yung bacterium. Pag marami, bacteria. Diba? Ganun yun. Ngayon, anong kahulugan ka mo ng every book of the Bible? Yung mga title ng mga books of the Bible, sometimes is insignificant. It is insignificant. Merong mga titles ng books of the Bible na merong meaning, pero merong wala. Kagaya ng Genesis. Genesis in Hebrew means the beginning. Ano? Yung Exodus, yung pag-alis, which is the journey of the Israelites from Egypt, the land of promise. Kaya, yung Leviticus, yung Numbers, etc., may kanya-kanya meaning, pero merong mga titles of the books of the Bible na it doesn't have any significance at all. Bawa, yung First King, Second King, Third Kings, ibig sabihin lang yun, mga books yun that tells us the way of the kings of Israel. Ayun. Pero may significance. Ngayon, sabi mo, ang susunod mong talong, bakit tayo dapat maniwala sa Biblia? If you are intelligent enough to investigate it by yourself, you will be forced by the truth to believe the Bible. Ito ha, papakita ko sa'yo, no? You will be forced. You have no way to believe the Bible. You have no way out. Ganito yun. Meron kasi nakausap nung araw sa isang profesor ng medicine. Ano? Sabi niya, hindi raw siya naniniwala sa Bible. Ano? Ang tanong ko sa kanya, my first question is, what in the Bible ang sinasabi mo that you do not believe? What particular portion of the Bible? Sabi ko sa kanya, basta ikaw, hindi ako naniniwala sa Bible. Sabi niya, because sir, the Bible is a library of 66 books. What particular book or chapter or verse in the Bible ang sinasabi niyo, you do not believe on it? Wala naman si maituro. Ako ngayon ang nagturo. Sabi ka ako sa kanang Bible kasi, sir, it's evil to have sexual relationship with your close relative up to the third degree of consanguinity. Is that right or wrong? Being or, siyempre, he is able to answer in the affirmative. Oo, okay yan. Yan, okay, numpisahan. The next question that I ask him, sabi ka ko kasi ng Diyos sa Israelites, whenever they are going to, nasutuloy dahil kumakain yung iba. Hindi ko natuloy. Ibahin ko na lang. Sabi ka ako doon sa Bible, mamahalin natin ang ating mga magulang. Is that right? Sabi ko. Okay, kayan. Ayan. Tapos, as we go on, ang sinasabi ko sa kanya na yung sa siyensya, yung personal hygiene. Alam ako, sir, bawal ka ako sa Bible yung nakahawa ka ng isang taong may sakit at patay, nahawakan mo, bawal na humawa ka sa ibang kain, lalo na sa pagkain. Sabi ng Bible, maghuhugas ka, tapos maliligo ka at maglalaban ng damit. Is that right? Sabi ko sa kanya. Oo, ka, hygienically speak, tama yon. Ano pa, after an hour na kung anong sinasabi ko sa kanya, practically, sir, you believe the Bible? Sabi ko sa kanya ganun. Because wala ka man sa lahat ng sinabi kong galing Bible. Siguro ganito ang right term to use, sabi ko sa kanya. Hindi kayo sa Bible, hindi naniniwala. Siguro ako, hindi kayo naniniwala sa inyong pero yung sinabi ko, kahit dahil alam nyo, naniniwala kayo. Alam mo, after 4 hours of discussion, naghiwalay kami as friends. Naniniwala na siya sa Bible. Para rin yung isa kausap ko, na isang kotak sa bagwa, ang Bible daw hindi kumpleto. Kulang daw ang Bible, sabi niya. The Bible is not complete. Kulang ikaya, sabi niya. Tinanong ko siya, ika ko kulang. Marami kang kulang dyan sa Bible. Ay, ika, hindi masyadong natikala dyan. Sabi ko, alin nga kulang? Sabi ko kasi, ganito yon. Tinamukha ko kamay ko, sampuan daliri. May kulang ba? Wala. Bakit alam mo? Kasi normal sa tao, 10 daliri. Kaya alam mo, walang kulang ang daliri ko dahil 10. Para sabihin mo, the Bible is kulang, alin ba ang usto? What is complete? For you to judge that the Bible is incomplete, you must know what is complete. To assess if it is incomplete.
Ayun. Bandang huli, naniwala siya, walang kulang. Kasi kahit ano itanong niya, nasa Bible eh. Ngayon, tinatanong mo sa akin, ano ba ang dapat paniwalaan sa Bible? E di yung katotohanan ng nasa Bible, the truth that is in it. Meron po bang kasinungalingan sa Bible? Meron. Ano po yun? Sabi nung devil kay Eve, hindi naman kayo mamamatay. Sige, kainin mo yan, hindi ka mamamatay. That's a lie. Diba? Nasulat sa Bible yun. Kaya, para wag kang mamislead, titignan mo muna kung yung paniniwalaan mo, salita ng devil o salita ng Diyos. Pag salita ng Diyos, it is completely true. Pag salita ng Diyos, yun ang paniwalaan mo sa Bible. Huling question na lang po, Brother Eli. Yung doctrine na po na ano, Katoliko, naaayon po ba ito sa, ano, sa Biblia? Kung naaayon po? Ang? Yung doctrine po ng Katoliko. Naaayon sa? Biblia po. Usapan, ano, pagkakaintindi. I'm sorry to say this, marami sa doktrina ng Catholic Church hindi ayon sa Biblia. Halimbawa, yung magbabayad ka sa binyag, magbabayad ka sa kasal. Sa Bible, walang bayad ang binyag, walang bayad ang kasal. Pakinggan mo ha. And I want to read it in the Catholic Bible. Pakinggan mo ha, kapatid. The Bible that Brother Willie is going to read is the authorized version of the Catholic Bible. Yun ang Douay Rheims version. From the Latin Vulgate of the 4th century AD, dun po kinuha ang Bible na ito. With the imprimatur of Rufino Cardinal Santos, Archiepus Manilensis. Ang sabi dito, pakinggan nyo. Sa inyong pagyaon ay mangaral kayo. Sabi ni Kristo sa mga apostol, sa pagyaon nyo mangaral kayo. Anong sabi niya pag nangangaral sila? Ang tinanggap ninyong walang bayad ay ipamigay ninyong walang bayad. Kaya yung aral, walang bayad yun. Eh yung baptism, aral yun eh. So much so with matrimony, yung pagkakasal. Aral din yun. Walang bayad yun. Ang pare, pinapabayaran yun eh. Bakit po kaya tumatanggap sila ng bayad? Bakit sila tumatanggap ng bayad? Kailangan nila pera. Hindi, kasi sabi po, para po sa, ano, para po sa kagamitan po ng simbahan. Kagamitan ng simbahan? Hindi. May kagamitan eh. Sana pag may kagamitan na, wala ng bayad. Eh, ano po doon yung mga doktrina ng sinasabi ng Biblia yung mali? Halimbawa po na... Halimbawa, calling them Father is prohibited by the Bible. Call no one on earth your Father because there is only one Father, the Father in heaven. So pray in this manner, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, and so on. Kaya, eh sila, sabi ni Jesus Christ, let no one... call no one your father on earth, sabi niya. And they are calling their priest as father, and the Pope in Rome as Pope, Papa, the Latin word for father. Kaya, doon pa lang mali yun eh. That is 23 verse 9 of the book of Matthew. Pakibasa kapatid na rin. At huwag inyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagat iisa ang inyong ama, sa makapitbagay siya na nasa langit. Address no man on earth as your father. Because there is only one father for Christians, and that is the Father in heaven. Yun, mali na yun. Eh, kung tinawag ko po silang father o ano, nagkakasala po ba ako o sila yung nagkakasala dahil pumapayag silang tawagin? Pareho kayo. Kasi tinatawag mo siya, pumapayag naman siya. Pareho kayong culprit. Ano po dapat na itawag kung ayon po sa Biblia? O kapatid. Ang tawag sa Biblia, kapatid na Pablo, kapatid na Cephas, Brother Paul, Brother Peter, yun ang tawag sa Biblia. Sa pakinggan mo, basahin natin. 23. Tatapot kayo'y huwag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Oh, ang tawagan magkakapatid. Huwag kayong papatawag ng rabi or yung rabi plural yun ng rabonay.
which in Greek mean or in Hebrew means teacher. Sabi, huwag kayong papatawag ng rabbi. Iisa lang ang inyong rabbi, si Kristo lang. Kayong lahat ang tawag magkakapatid. Maraming salamat po. Salamat din niyo. Better read your Bible. Isama mo sa pagkakapatid. Meron ka bang...